Okay, magandang araw pong muli sa lahat ng ating mga viewers at mga subscribers. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka pwede pong makisuyo, pasubscribe naman po ng ating channel. So, ang ipapakita po natin ngayon ay mga iba't ibang klase ng mga LPG regulators. May pambahay at mayroon din mga pang fast food restaurant o pang malalaking mga burners. Ito yung pinaka-common na mabibili natin. Medyo maliit lang siya na LPG regulators, mas mura yung ganito. Although, okay din naman gamitin to, hindi rin basta-basta nasisira ang mga ganito. Ang parts ng ating LPG regulators, ito, may rubber seal siya para hindi sumingaw yung ating gas. At mayroon siyang filter sa bungad na, sa inlet ng ating LPG regulators. Ito yung thread niya, counterclockwise po ito kung ipapasok natin sa ating gas tank, counterclockwise. Kung tatanggalin naman, clockwise o pakanan, pakaliwa pag ipapasok. So, ito pong ating mga LPG regulators, meron pong maliit na butas ka makikita dyan. So, lahat ng ating LPG regulators, may mga maliit na butas na ganyan. Minsan nandito sa ilalim ng plastic cup. So, ito mga pambahay itong gayong klase. Although, pwede rin itong gamitin sa mga C30 o C40 na mga pang-commercial na mga burners. Yung malalaking mga burners na C30 tsaka C40. So, itong isa naman, mas malaki ang kanyang housing at nadagdagan siya ng features. Meron na siyang safety switch tsaka ating gauge. So, sa gauge, makikita mo kung gaano kadami ang laman. At kung kukunti na, makikita mo pupunta na dito siya sa dilaw. So, yan pag kung halimbawa nga bibili ka, at least malalaman mo kung puno talaga yung tanke. Puno talaga ng gas yung ating tanke nga binili. So, ito namang safety switch. Ito yung additional safety features ng ating regulator. Ang purpose po nito, pag nagbukas ka ng tanke, hindi agad lalabas yung gas. So yan, pipindutin mo para lumabas ang gas. Kung may nakalagay na hose dito at walang butas ang ating hose, papalo yung gauge, ibig sabihin pumasok na yung gas. So kung wala nakalagay na hose yan o kaya may leak yung ating hose o ang ating system, pag pinindot mo yan, hindi po lalabas yung gas. So makikita mo yan pag pinindot mo ito, itong ating switch. Makikita mo yan, papalo yan saglit pero babalik din agad kung wala nakalagay na hose o kaya naman may leak yung ating hose o yung ating system. So yun ang kagandahan ng ganito. Automatic siya magsa-shut off kung may problema o may leak yung ating system. So mas maganda ito kung may medyo mas mahal ng konti itong ganito, pero kung may budget naman kayo, mas magandang gamitin ito. So, ito pa yung isa. Mga pambahay din lang ito, pero medyo malalaki ang kanyang pagkano. Tsaka mabigat yung material. So, katulad ng isa, ito, may safety switch din siya. Parehas lang po ang function nito, tsaka yung isa. Magkaiba lang yung hugis ng kanyang body o ng kanyang housing. Ito. So, ito yung pinakang ito yung pinakang inlet niya. Ito yung pinakang out ng gas papunta sa ating hose at doon sa ating mga gas stove o mga appliances na pagagamitan. So, ito namang isang ito. Ito yung mga pang high pressure. Pang high pressure na ito, although wala siyang switch, safety switch, may gauge siyang kasama. So, para makita mo din kung gaano kadami. Adjustable po itong ating pang high pressure na ito. Pwede mo siyang ibaba ng konti yung pressure. At kung gusto mo mas mataas, pwede mo rin itaas itong switch. Ang ipipihit mo lang. Itong ganitong klaseng regulator, ginagamit ito madalas sa mga restaurant, sa mga fast food restaurant o sa mga events o doon sa mga pangmadamihang pagluluto na kailangan mabilis matapos. Ang burner po ng ginagamit dito ay hindi yung common na ginagamit natin sa ating mga bahay o sa ating mga kusina. Ang ginagamit po dito ay mga pang high pressure din ng mga burners.
may burners po talaga na nakalaan para sa mga ganitong klase. Kaya kung gagamit ka ng ganito, kailangan yung burners na gagamitin mo ay pang high pressure din. So, itong mga ganito, tsaka ito madalas ginagamit doon sa ating mga, doon sa ating mga pambahay na mga kitchen stoves o mga appliances na pambahay, mga gas range, ganyan. Yung mga oven. Ganito lang ang gamit nun, yung mga ganito. Ito po yung isang klase pa ng LPG regulator na pang high pressure. Wala siyang gauge na katulad ng isa. At wala rin din siyang safety switch. So ito po naka-adjust talaga sa pang high pressure. Hindi siya adjustable. Katulad ng isa, adjustable. At katulad din ng nung isa, ang paggagamitan po nito ay pang high pressure burners din. Hindi mo ito pwedeng gamitin doon sa mga common na appliances na makikita mo sa bahay. Mga pang-restaurant din to, mga pang-fast food. Yun talagang mabilisan na pagluluto. So every time po pala na tatanggalin nyo ang regulator, pang high pressure man o pang gaito mga pang-bahay, kailangan pag tinanggal mo sa gas tank, kailangan tingnan mo kung nakadikit pa rin itong ating rubber seal. Kasi minsan pag tanggal mo, minsan naiiwan dun sa loob itong ating rubber seal. Kaya every time na tatanggalin mo yan, titingnan mo para pag kinabit mo dun sa panibagong tank, hindi sisingaw yung ating gas. So, yun po. Ito po yung iba't ibang klase ng LPG regulators na mabibili natin. Mga pambahay at mga pang-fast food burners. So, yun lang po. Tandaan nyo lang po kung ano yung mga pambahay at kung ano yung mga pang-high pressure na mga burners. So, salamat po. Sana po ay may natutunan po kayo sa ating video. At nawa, sa hindi pa po nakasubscribe, baka pwede po makisuyo pa-subscribe naman po ng ating channel. Salamat po.